Kisas tinuturing daw ng miracle child ka ng iyong magulang. Opo. Bakit? Kasi po yung mother ko, magkaroon siya ng 8 na pagbubuntis. And then ako lang po yung talagang nag-survive sa 8 na yon. Kaya miracle baby, nakunan po. Opo. Uy, kaya pala miracle child. Kamusta naman ang relasyon mo sa magulang mo? Talagang close kayo, yung parang barkada na? Close na close po ako sa parents ko kasi para ko silang best friends. Kasi kami lang po talagang tatlo sa family. It's just me, mommy, and daddy. So, close na close kami. Para kaming mga barkada lang po. Kaya, close na close po. Pero sa mom and dad mo, sino ang mas strict? Super strict po yung nanay ko. Kasi in-check po yung mommy ko. Tapos kuripot po siya. Tapos, medyo strict po talaga siya. Kasi gusto niya lang naman talaga na mas matuto ako. Pero nagpusalamat pa rin ako na strict yung mother ko. Kasi mas matututo ka po. So, papa's girl ka? Medyo po. Pero noong nag-college, na nag-college ka daw, nag-adjust ka kasi nabubuli ka. Bakit? Kasi when I came to college, parang nung dati kasi nung high school, sabi ko, parang ang talino ko na, yung parang feeling ko okay na ako sa school. But then nung dumating po ako sa college, parang hindi lang pala ako sobrang talino. Parang marami pang mas matalino sa akin, marami pang mas nag-excel sa akin. So naisip ko na hindi lang sapat yung maging matalino. Kasi marami pang mas magiging magaling sa'yo. Kaya yun yung naisip ko na kailangan kahit may mga bullies, kahit may mga nagda-down po sa'yo, kailangan lagi mo isisi yung positive side. Wow. Nag-leave of absence? Yes po. Ano yun? Absent sa school. Yes po. Dahil sa bully? Yung biglaan. Oo, dahil sa pambubuli. Not really. Nag-leave of absence po ako kasi gusto ko talaga na mag-join ng pageants. Gusto ko talaga na sabi ko, once in my life, I will try something new. I will try something na out of my comfort zone. Eto, Kisses, curious lang kasi ako, no? Okay. Dahil beauty queen ka, diba? Opo. So, ikaw ba ligawin ka ba? Or hindi pwede? I mean, overprotective ba ang daddy mo? Or nag-love life ka na ba? Okay. I get asked that a lot. Oh, yeah? Wow. Yung kuya? Okay, sige. Lagi po akong natatanong yun ng gano'n. Okay. Yung sagot talaga is never akong nagka-boyfriend. Kasi gusto ko talaga pag magka-boyfriend ako, yun na talaga. Kasi sa tingin ko po, yung love, kailangan hindi mo siya hanapin. Marami akong natutunan sa loob ng bahay eh. Kailangan yung love, hindi mo siya hanapin kasi darating siya sa'yo. And hihintayin mo siya kasi pag dumating na yun, magiging worth it yun. Yung parents ko po, hindi po sila strict. Ako lang po bahala. Pero I choose na hintayin yun at hindi magmadali. I-enjoy ko lang po yung friendship na kung ano yung meron ako. At saka i-enjoy ko lang talaga. Darating na lang yun po. Yes! Tama. Oh, very well said! Ilang taon ka na ba ngayon, Kisses? I'm 17 years old. Okay lang. Oo naman pala. Dapat hindi mga pang baby pa. Ito hindi naman baby, bata lang. Sa pananatili mo sa loob ng bahay ni Kuya, sa tingin mo, ano ang meron ka para maging deserving kang big winner? Oh, salamat po. Sa stay ko po dito sa loob ng bahay, na andito ako ngayon, hindi po ako makapaniwala na andito pa rin ako. Kasi nung pumasok po talaga ako sa PBB, nung first week, naisip ko na po na maalis po ako gaagad kasi iba po yung buhay ko sa dito po sa buhay, sa PBB, kasi hindi po ako marunong mag... Kahit anong gawaing bahay, hindi po ako marunong nung pumasok po ako sa loob. And it's funny, but it's true. And yun po, masasabi ko na dito po sa loob ng bahay, kung magiging deserving man po ako maging big winner, yun ay dahil naging pursigido po ako na matutunan lahat ng pwede kong matutunan. Kasi I came here to improve myself. Gusto ko po itong PBB experience na maging best na chapter ng buhay ko, na lahat babaguhin ko sa sarili ko. Hindi pwedeng porket marangya po yung buhay namin is na magsistay na lang po ako na parang prinsesa lang po sa bahay. Gusto ko na lahat matututunan ko kasi gusto ko po yun. A perfect answer from a perfect question. Wow! Salamat po. Congratulations.